Anak, Vanessa, gising na. May pasok ka pa. Tinulungan ni Richard bumangon ang kanyang anak na si Vanessa. Tulog mantika ang bata, kaya alam niyang hindi sapat ang isang gising rito. Binuhat niya ito at dinala na sa banyo. Maligo ka na. Magluluto lang ako ng almusal natin. Magiliw na sabi niya sa anak. Pinilit ni Richard, kailangan nilang umahon mag-ama kahit wala na si Dolores. Nagluluksa pa rin sila sa pagkawala nito, pero hindi niya naman pwedeng pabayaan ang kanyang anak. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Richard habang maingat niyang pinapalamanan ng margarine ang mga tinapay. Yun kasi ang paborito ni Vanessa. Hindi buo ang araw ng kanyang anak kapag walang tinapay na may margarine. Napuno ng amoy ng mainit na bacon at bagong timplang kape ang buong kusina. Natigilan agad si Richard. Napamura siya nang makitang sunog ang kanyang nilutong bacon. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Malapit nang umalis si Vanessa papunta sa school. Napalunok si Richard. Anong gagawin ko? Sayang. Napabuntong hininga na lang siya. Naglagay siya ng kanin sa lunchbox ng kanyang anak. Kumuha na lang siya ng mga binili niyang ready-to-eat na ulam. Mabuti na lang, naisipan niyang kumuha ng ganoon nang mag-grocery siya. Nang lumabas si Vanessa sa kwarto nito, umawang ang bibig ni Richard. Gusot pa palang uniform nito at gulo pa ang buhok. Kulot ang buhok ni Vanessa at buhaghag kapag natuyo. Kaya palaging iniipitan ng kanyang asawa noon para hindi maistorbo sa pag-aaral. Vanessa, kailangan nating magmadali. Late ka na. Papasok pa ako sa trabaho. Ito na rin ang baon mo. Kumain ka na rin ng almusal mo. Sabi niya rito. Lumingon sa kanya si Vanessa. Papa, hindi po ako marunong mamalansya. Lukot po ang uniform ko. Kinuha niya ang damit. Sige, akin na Vanessa. Nawala sa isip niyang plantsahin ang uniform dahil na rin siguro sa pagod sa kanyang trabaho sa factory. Hirap na hirap talaga siyang mag-isa. Maliit pa si Vanessa. Kailangang siya lahat ang kumilo sa bahay. Napagtanto ni Richard na gaano man ang ibigay niyang pagsisikap, talagang kulang pa rin. Mahirap mawala ng asawa at mahirap mawala ng ina si Vanessa. Minsan nga ay hinihiling niya na lamang na kung may mawala man sa mundo, sana ay siya na lamang at hindi ang napakabait niyang asawa na si Dolores. At Papa, kaya niyo po ba akong ipitan ng buhok? Hindi ko po kaya eh. Sinubukan ko po kanina, nagugulo lang din po. Imporma ni Vanessa habang kumakain ng almusal nito. Nagpatuloy siya sa pamamalansya. Sige, susubukan ni Papa anak. Sinubukan niyang alalahanin ang mga maliliit na bagay kung papaanong ang kanyang asawa naaasikaso ang anak nila ng mukhang hindi nahihirapan. Ang paraan ng pagtitirintas ni Dolores sa buhok ni Vanessa, ang mga smooth lang nitong mga galaw sa kusina, lahat ng yon kanyang naaalala. Ito na ang uniform mo anak. Tinulungan niya itong magbihis. Bumaba ang tingin ni Richard sa hairbrush na nasa lamesa. Buhol pa ang buhok nito kaya inayos niya pa. Pero ramdam niyang naiirita na ang kanyang anak. Tumikim si Richard. Sorry Vanessa, hindi ako marunong magtirintas ng buhok mo. Hindi ako sigurado na ginagawa ko ito ng tama. Palagi itong ginagawa ng mama mo na parang ang dali-dali lang. Tumingin sa kanya si Vanessa. Ayos lang po Papa, alam ko naman pong sinusubukan mo. Huminga siya ng malalim. Huwag kang mag-alala, pag-aaralan ko ha. Kitang-kita ni Richard ang effort na ginagawa ni Vanessa para pigilan ang mga luha nito. Pareho nilang ramdam ang pagkawala ni Dolores sa kanilang mga buhay. Dahan-dahan niyang inilapag ang hairbrush at lumuhod sa tabi nito. Miss ko na po si Mama, sana nandito po siya. Garal-galang boses na saad ni Vanessa. Hinaplos ni Richard ang buhok ng kanyang anak. Bakit hindi ka nalang mag-ponytail ngayon? Promise, aayusin ni Papa. Kahit anong ipit naman, maganda ka anak. Lalagyan na lang kita ng maraming hair clips. Dahan-dahang tumango si Vanessa. Sige po, ayos lang po ang ponytail, Papa. Sinikap niyang maipitan ng bata. Hindi maganda pero malinis namang tingnan. Nilagyan niya rin ang hair clip sa gilid ng buhok para mas lalong malinis tingnan. Nakamasid naman sa kanya si Vanessa, tahimik at parang nag-iisip. Oh, ayan! Sabi niya at binigyan si Vanessa ng isang maliit na ngiti. Hindi sobrang ganda pero okay pa rin naman. Bagay pa rin sa'yo ang nakapusod.
Tumingin si Vanessa sa refleksyon nito sa salamin. Salamat po, Papa. Tinapik niya sa likod ang kanyang anak. Ihahatid na kita sa school. Halika na. Kinuha niya muna ang kanyang mga gamit sa trabaho. Dinala niya ang bag at baon ni Vanessa bago hawakan ang kamay nito. Habang sabay silang lumalabas ng pintuan, ibinalik na Richard ang tingin sa kusina. Mamaya niya na lamang lilinisin iyon sa kanyang pag-uwi. Mamaya ang lola mang susundo sa iyo, ah. Doon ka muna, Vanessa, at kapag nakalabas na ako sa trabaho, saka naman kita susunduin doon. Okay ba yon? Tanong niya sa bata. Tumango naman ito. Okay po. Hindi niya pwedeng iwanan sa bahay si Vanessa ng mag-isa. Hindi pa nito kaya, kaya iiwan niya na muna sa kanyang mga biyanan. Mababait naman ang mga magulang ni Dolores. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Hindi niya pa rin talaga kayang punan ang lahat ng ginagawa ng kanyang asawa noon. Ngunit nakaramdam din siya ng determinasyon. Maaaring hindi niya magawang gayahin ang eksaktong paraan nito sa bahay, pero gagawin niya ang lahat para matuto. Maunawain din naman si Vanessa. Maganda ang pagpapalaki nila ni Dolores, kaya kahit alam niyang wala na ang kanyang asawa, makapagpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga buhay. Hoy, Richard! Nakakapagod, no? Tawag ni Mike, katrabaho niya sa factory. Nagtanggal naman si Richard ng kanyang mga gloves. Sinabi mo pa, napunta na naman ako sa mga mahirap na machine kanina. Lumapit sa kanya si Mike at binuksan ang locker nito. Kamusta ang buhay mo ngayon? Ibig kong sabihin, wala na si Dolores pero okay ka na ba? Sumikip ang dibdib ni Richard sa pagbanggit sa kanyang yumaong asawa. Wala yatang araw na hindi niya maaalala si Dolores. Binuksan niya ang kanyang locker at nagpalit na ng kanyang damit. Siyempre, mahirap. Sagot ni Richard. Pero kinakaya ko. Nakafocus lang ako sa pag-aalaga kay Vanessa. Bata pang anak namin kaya kailangan kong magabayan. Lumambot ang ekspresyon ni Mike. Hirap nga niyan. Si Mrs. ko rin ang inaasahan ko sa bahay at sa mga bata. Ngayong wala nang nanay ang anak mo, kailangan mo ring magpakananay sa kanya. Kinuha ni Richard ang kanyang suklay. Kakayanin. Walang choice eh. Pero mahirap din pala. Sobrang namimiss niya ang kanyang nanay. Pero mahirap din pala. Sobrang namimiss ni Vanessa ang kanyang ina. Pareho lang kami. At may mga bagay na nagagawa ni Dolores na siya lang talagang nakakagawa sa anak namin. Tumango si Mike. Sigurado akong ginagawa mo naman ang lahat para sa kanya. Buti na lang nandyan ka para alagaan si Vanessa. Isang maliit na ngiti ang sumilay kay Richard. Sinusubukan ko ang aking makakaya. Kailangan kong mapagkasya ang oras ko para kay Vanessa. Ayoko rin namang trabaho lang ng trabaho at hindi naaalagaan ng maayos ang bata. Mas tahimik ang bahay ni Richard ngayon. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng nangyari, naroon si Vanessa. Nasa kanya pa ang kanyang anak. Tipid siyang napangiti. Mahirap talaga, Mike. Pero kapag nakikita kong umingiti si Vanessa kahit sandali lang, naalala ko kung bakit sulit ang lahat ng pagod. Mataman siyang tiningnan ni Mike. Naisip mo na bang maghanap ng tutulong sa'yo sa pag-aalaga kay Vanessa? Ibig kong sabihin, mahirap pa sikasuhin ang lahat ng mag-isa. Kapag medyo nawala na ang pagluluksa ninyo, maghahanap ka pa ba ng bagong asawa? Natigilan saglit si Richard. Hindi niya kailanman naisip yon at hinding-hindi yon magiging option para sa kanya. Napailing si Richard. Hindi ba't parang magiging unfair sa akin at sa babaeng mapipili ko? Nagpakasal lang ulit ako para ano? Para may mag-alaga sa anak ko? Sa totoo lang, hindi ko inasahan ang sarili kong magmamahal pa. Katulad ng pagmamahal ko kay Dolores. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Naiintindihan ko, Richard. Ang hirap mag-move on sa taong mahalaga sa'yo. Pero hindi ba mahirap hawakan ang lahat ng mag-isa? Ibig kong sabihin, tumatanda ka na. At nangangailangan din naman ng suporta si Vanessa. Kung ako yan, maghahanap ako. Parang hindi ko kaya nang wala ang asawa, pare. Mahina siyang tumawa. Buhay pang asawa mo, sinasabi mo na yan. Kapag narinig niya yan, humanda ka na sa bunganghan ng misis mo. Natawa si Mike. Hindi niya lang talaga kaya. Sobra niyang mahal si Dolores kaya imposible na na magmahal pa siya ng ibang babae. Bumaha ang determinasyon sa kanyang dibdib. Malaking bahagi ng buhay ko si Dolores at matututo rin kami ni Vanessa na masanay sa mga buhay namin nang wala siya. At si Vanessa ang priority ko ngayon. Gumawa ako ng pangako kay Dolores na alagaan ko ng mabuti ang anak namin. Napakamot ng ulo si Mike.
So, sa tingin mo, hindi mo iisipin na makipag-date o magpakasal ulit? Malulungkot ka sa buhay mo. Papaano na lang kapag tumanda na yung anak mo tapos nag-asawa na? May iwan ka rin ng mag-isa. Dahan-dahang umiling si Richard. Hindi naman ako natatakot maging mag-isa. Kung alam kong nagamit ko na halos ang kalahati ng buhay ko kasama sina Vanessa at Dolores. Mas gusto kong maging maayos na papa ni Vanessa kesa matakot sa kahaharapin ko kapag matanda na ako. Tumingin sa kanya si Mike. Hinahangahan talaga kita, Richard. Mukhang pinag-iisipan mo talaga to. Ang swerte ni Vanessa sa'yo, may mabuti siyang ama na katulad mo. Bahagya siyang napangiti. Ang swerte ko rin sa kanya. Kahit maagang nawala si Dolores, nag-iwan siya sa akin ng isang anghel. Sa kanya na lang muna iikot ang mundo ko, habang hindi niya pa kaya. Pinalakpakan siya ni Mike, kaya natawa siya. Well, kung sakaling magbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Ipaghahanap kita ng babae. Mahina ulit siyang humalakhak. Sira ulo. Habang naghahanda siyang umuwi, nakaramdam si Richard ng matinding determinasyon. Maaaring ginagawa niya yun ng mag-isa pero hindi siya susuko. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hindi niya namalayang tumuntong na sa high school ang kanyang anak. Kahit paano, hindi na mahirap sa kanya ang kumilos sa gawaing bahay. Dahil kahit papaano, tinutulungan na siya nito. Naglalakad si Rostom kasama si Vanessa patungo sa school. Sa kabila ng mga pagtutol ni Vanessa, bit-bit niya pa rin ang bag ng kanyang anak. Ang daming librong dala nito at ayaw niyang makuba ang dalaga. Sana hindi niyo na ako hinahatid, Papa. Kaya ko naman na po eh. Malumanay na sabi ni Vanessa sa kanya. Napatingin siya rito. Ayos lang, anak. Mamaya pa rin naman ang shift ko. At gusto kitang ihatid para masigurado kong ligtas ka. Mahirap na. Delikado ang panahon ngayon. At baka may naliligaw na sa'yo dyan, ha? Bawal muna. Mag-aral ka muna dapat. Napanguso naman ang dalaga. Hindi ko naman po pinapansin ang mga yon. Tsaka wala naman po akong interes magka-boyfriend. Alam ko po ang priority ko ngayon, Papa. Habang papalapit sila sa gate ng paaralan, napuno ang hangin ng ingay at daldala ng mga estudyante. Sinulya pa ni Richard si Vanessa. Napansin niya ang bahagyang pumumula ng pisngi nito habang papalapit sila sa mga kaibigan. Hoy, Vanessa! Daladala na naman ang papa mo ang bag mo? Natatawang tanong ni Chloe. Bakit parang bata pa rin ang trato niya sa'yo? Mas naririnig na ngayon ang tawa at nakita niyang sandaling nahiya si Vanessa. Natigilan si Richard. Baka nga masyado na siyang nagiging maalaga sa kanyang anak. Dalaga na ito at nasa high school na. Tiningnan niyang paligid. Nakita niyang siya nga lang talaga ang magulang na naroon. Gusto niya lang naman na makitang makapasok sa gate ang kanyang anak bago umalis para makampante siya. Anak, iwan na lang kita rito. Ito nang mga gamit mo. Mahinang sabi niya kay Vanessa. Pero nagulat siya nang magsalita ang dalaga. Ano naman? At least may magulang akong protective at iniisip ang well-being ko. Walang masama sa ginagawa ng papa ko. Nagiging tatay lang ang tatay ko. Kaya anong nakakatawa? May nakakahiya ba? Kawawa naman ang tatay mo kung ganon. Tinatawanan mo rin ba? Naputol ang tawanan. Nahiya si Chloe. Para namang hinaplos ang puso ni Richard. Sa mga salita pa lang ng kanyang anak, alam niyang napalaki niya ito ng maayos. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin ng papa ko para pagtawanan niyo kami ng ganito. Ginagawa ng papa ko ang lahat ng makakaya niya para matiyak na meron ako ng mga kailangan ko. At lagi siyang nandyan para sa akin. Daladala man niyang bag ko sa school kasi mahal niya ako at nag-aalala siya sa akin. Ipinagmamalaki ko siya at wala akong babaguhin. Nakatayo sa malapit si Richard. Nakikinig siya sa mga sinabi ni Vanessa na may halong pagmamalaki. Kitang-kita niya na natigilan ang mga kaklase nito sa sagot ng dalaga. Sa susunod, hanggang kanto na lang kita ihahatid. Tanaw pa rin naman kita, baka tawanan ka na naman ng mga kaklase mo. Nag-aalala niyang sabi sa kanyang anak. Umiling si Vanessa. Hindi po yan, hayaan niyo nga po sila. Medyo mga immature pa po talaga yung mga yan. Alam ko naman pong hindi niyo ako tinuturing na bata. Nag-aalala lang po kayo sa akin at ayaw niyo po akong magbuhat ng mabigat. Napangiti si Richard, kaya alam niyang mabait ang kanyang anak. Pinapahalagahan ito ang kanyang kalinga. Hindi na rin siya nahirapan simula nang mawala si Dolores dahil naging maunawain at nakisama naman agad si Vanessa sa sitwasyon nila.
Habang naglalakad si Vanessa patungo sa loob, pinapanood niya ang dalaga. Puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Alam niya na ang buhay ay hindi palaging madali, na ang kanilang sitwasyon ay hindi katulad ng iba. Pero ang mga sandaling tulad nun, nagpapatunay na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawawala ng kabuluhan. Papa, ano pong ulam natin? Tanong sa kanya ni Vanessa. Napangiti siya. Siyempre, ang favorite mong tinolang manok. Siya ang nagluluto kahit pagod na siya. Request din kasi ng kanyang anak ni si Vanessa. Habang nagigisa, nakita niya ang anak niya na abala sa ginagawa nito. Napansin niyang mahilig sa sining ang dalaga. Nakatutok ang atensyon nito sa isang canvas. Nagkalat din ang mga paintbrush at ang mga lata ng pintura. Nang takpan niya ang niluluto, lumapit siya sa kanyang anak. Wow, Vanessa! Hindi ko alam na mahilig ka pala sa pagpipinta. Tumingala si Vanessa sa kanya. Opo, matagal ko na po itong ginagawa. Pinag-iipunan ko po itong mga gamit ko sa pagpipinta sa mga pinapabaon niyo po sa akin. Gusto ko po kasi talaga yung ganito eh. Parang mas na-express ko po ang sarili ko. Pinagmasdan ni Richard ang pagpipinta ng dalaga. Namamangha siya sa obra ng kanyang anak at ang ideyang pinag-aralan lang nito iyon ng mag-isa. Mas lalong nagpapamangha sa kanya. Ang galing mo talaga, Vanessa. Hindi ko alam na may talent ka pala sa ganito. Natutuwa niyang sabi. Napangiti si Vanessa. Salamat po, Papa. Nag-iisip nga po ako tungkol sa pagbili ng iba pang mga art materials para magawa ko pa po yung mga ibang style. Saka art classes na rin po. Pero medyo mahal po kaya mag-iipon muna ako. Pangmayaman po kasi ito eh. Hindi sila mayaman. Alam yun ni Richard. Pero pangarap ng anak niya yon, kaya igagapang niya. Nag-iisang anak niya lamang naman si Vanessa. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Vanessa, gusto kitang suportahan dito. Alam kong mahirap ang mga bagay para sa ating dalawa. Pero kung ang pagpipinta ay isang bagay na hilig mo, hahanap ako ng paraan para matulungan ka. Nag-iisang anak lang kita. Hindi ko pa ba ilalaban ang gusto mo sa buhay? Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Pero Papa, wala po tayong masyadong pera. Sigurado po ba kayong okay lang na gumastos ng mas malaki sa mga kagamitan ko po sa ginagawa ko? At pati na rin sa art classes? Malapit na rin po ako mag-college. Dagdagastos lang po yun sa inyo. Ayaw ko rin naman pong nakikita kayong nahihirapan. Alam kong limited lang ang budget natin. Pero mahalagang mga pangarap mo. Gagawa ko ng paraan. Wala ka bang bilib sa papa mo? Minamaliit mo yata ako, anak. Napasinghap naman ang dalaga. Papa, hindi po. Proud po ako palagi sa inyo. Ayoko lang pong maghirap kayo sa akin. Promise po, kapag nakatapos po ako at nakapagtrabaho na, ako naman po ang kikilos para sa inyo. Babawi po ako sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Hindi mo naman kailangang bumawi. Ang lumaki ka lang ng maayos at maganda ang buhay. Sapat na sa akin, anak. Wala na akong mahihiling pa. Mas lalong napangiti si Vanessa. Salamat po talaga, Papa. Talagang pinahahalagahan ko po lahat ng ginagawa niyo po para sa akin. Tumango naman siya. Ikaw ang aking anak at masaya akong gawin ang pagsuporta sa'yo. Gusto kong makita kang magtagumpay at maging masaya. Yun ang pinakamahalaga para sa isang magulang na katulad ko. Sige na, tapusin mo ng ginagawa mo, anak. Malapit ang maluto ang hapunan. Saka natin pag-usapan pang mga kailangan mo pagkatapos kumain. Tumango si Vanessa at bumalik sa ginagawa. Napaisip naman agad si Richard kung magkano ang magagastos niya sa gusto ng kanyang anak. Nag-iipon nga siya para sa kolehiyo nito, pero kaya niya pa naman. Magtitipid na lang din muna siguro siya. Dedicated lamang talaga siyang mapasaya ang kanyang anak. Prinsesa ang turing niya kay Vanessa, kaya lahat ng gustuhin nito, binibigay niya talaga. Alam din naman kasi ng kanyang anak kung ano ang makakabuti sa sarili at ano ang hindi. Kahit hirap, mabilis din namang lumipas ang mga taon. Kaya halos hindi na naramdaman ni Richard. Ni hindi niya nga namalayang gagraduate na pala ang kanyang anak. Suporta lamang siya ng suporta. Hindi niya na napagtantong malapit na pala sa pagtatapos si Vanessa. Tinawanan tuloy siya nito. Napakamot siya sa kanyang ulo. Pasensya ka na, anak. Hindi ko na din naman kasi naiisip. Basta kung anong ginagawa mo, nakasuporta lang ako. Yumakap sa kanya si Vanessa. Kasi Papa, sobrang bait niyo po. Hindi niyo po iniisip na mapatapos ako. Hindi niyo po binabantayan na matapos ang paghihirap niyo sa akin dahil lagi po kayong nakasuporta. Napangiti naman si Richard. Ganun naman talaga, anak.
Kahit may asawa at mga anak ka na, hindi pa rin natatapos ang pagiging magulang ko sa'yo. Ako pa rin ang susuporta, magiging takbuhan at magiging kakampi mo sa lahat ng pagkakataon. Hinding-hindi ako titigil na maging papa sa'yo. Kaya nang tumuntong na sa stage ang dalaga, siya ang pinakamasaya. Maaliwalas ang itsura ni Vanessa. Gusto niya sana itong ipasalon pero ayaw naman ang dalaga. Sinasabing aksaya lang sa pera at kaya naman daw nitong ayusan ang sarili. Nakita niyang magkahalong kaba at saya ang nasa mukha nito habang tinatanggap ang diploma. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkuha ng larawan. Sobrang proud na proud talaga siya sa kanyang anak. Nang matapos ang ceremony, lumapit ang mga estudyante sa mga magulang. Napatingin siya sa isang nanay na binigyan ng money bouquet ang anak. Gusto niya rin sanang bigyan si Vanessa pero hindi lang kaya ng budget niya. Relong tig 1.5 nga lang ang nabili niya para sa dalaga. Pero sa halip na siya ang mangsurpresa, Sir Richard pa ang nagulat. Biglang isinabit sa kanya ni Vanessa ang isang money sash. Anak, bakit mo ko binibigyan ng pera? Saan galing to? Tanong niya sa kanyang anak. Napangiti naman si Vanessa. Nabenta ko po ang isa kong painting sa malaking halaga at ang pera po, yan po, ibibigay ko po sa inyo. Kumunot ang kanyang noo. Anak, hindi mo dapat ibigay sa akin. Pinaghirapan mo to. Sige na, sa'yo na to. Hindi ko rin naman kailangan. Umiling si Vanessa. Papa, hindi po, sa'yo po yan. Magtatampo po ako kapag binalik nyo. Saka, since day one, kayo na po ang sumusuporta sa lahat ng gusto ko. Kaya deserve nyo pong matanggap ang unang kinita ko sa pagpipinta. Niyakap ni Richard ang kanyang anak. Salamat! Sobrang proud ako sa'yo. Masaya akong naabot mong pangarap mo, Vanessa. Napangiti naman ito. Hindi lang po ito sa akin, para sa atin po, Papa. Wala po ako rito kung wala ka po. Ikaw rin ang naging support at unang taong naniwala po sa akin na kaya ko. Napakalaki po ng sakripisyo mo para masiguradong matutupad ko po ang aking mga pangarap. Kaya hayaan niyo po ako kung ito ang paraan ko po sa inyo para mapakita ko ang aking pasasalamat. Ang mga mata ni Richard ay puno ng luha. Hindi na siya makapagsalita ng maayos sa sobrang saya. Kung nabubuhay lamang si Dolores, siguradong mahihiya ang kanyang yumaong asawa sa kanya. Napakaiyakin niya na. Simula nang makapagtapos sa kolehiyo, naging maayos ang buhay nila. Bukod sa trabaho, maraming kliyente din ang kanyang anak para sa ginagawa nitong mga painting. Sa sobrang sipag nga ni Vanessa, minsan ay pinagsasabihan niya na lamang. Hindi ito maawat para lamang kumita ng pera. Hindi ito maawat para lang kumita ng pera. Kaya wala pang dalawang taon na paggawa na ni Vanessa ang bahay nila. Pinatigil na rin siya nito sa pagtatrabaho. Hinayaan niyang punuin ng painting nito ang kanilang bahay. Masaya naman siya basta masaya sa ginagawa ang kanyang anak. Ah, Papa, ano pong ideal age niyo po para sa akin na magpakasal? Biglang tanong sa kanya nito. Natigilan si Richard sa pagkukumpuni ng sirang aircon. Anong asawa? Wala ka pang pinapakilalang boyfriend. Mag-aasawa ka na? Inaasahan na naman yun ni Richard. Stable na ang buhay ng kanyang anak. Maayos na rin ang trabaho nito at wala na rin namang ibang inaalala. Hindi rin naman habang buhay niyang kasama ang anak niya. Kaya hindi na rin siya nagulat kung naisipan na nitong mag-asawa. Tumaas ang mga kilay niya. Anong manliligaw yan? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Kung makapagtanong ka, parang gagawin mo na agad asawa. Ipakilala mo muna sa akin. Hindi yung bigla ka nalang nagtatanong kung anong edad ka mag-aasawa. Nang bibigla ka, Vanessa. Humalakak muli ang kanyang anak. Sige po, Papa. Ipapakilala ko po sa inyong manliligaw ko. Alam naman itong hindi siya mahigpit. Gusto niya lang talagang makilala lahat ng taong pumapasok sa buhay ng kanyang anak. Isa siyang ama. Kaya natural lamang na mag-alala siya sa mga taong pagkakatiwalaan niya para kay Vanessa. Pero hindi nga po. Anong edad niyo po ako gustong mag-asawa? Excited pang tanong nito. Nagbiro naman agad siya. Aba, kung gusto mo, bukas na agad. Mapipigil ba kita? Napanguso si Vanessa. Papa naman, puro ko naman biro talaga eh. Napabuntong hininga si Richard. Stable ka na sa buhay mo. Natutupad mo ng mga pangarap mo. Kaya nasa sayo kung mag-aasawa ka na o hindi muna. Wala naman akong pakialam kung kailan ka mag-asawa. Basta lang sa akin, mabuting lalaki ang mapapangasawa mo. Mamahalin ka ta, alagahan ka ng mabuti. Para kay Richard, hindi ordinaryong babae si Vanessa.
Tinuring niyang parang prinsesa ang kanyang unika iha. Parang gintong iningatan niya sa mahabang panahon. Kaya gusto ni Richard ang lalaking katulad niya sa aspetong aalagaan ang kanyang anak. Hindi lang mabait pero malalim ang pangunawa na asawa ang gusto niya para dito. Inayos niya na ang takip ng aircon. Simple lang naman ang gusto ko ng mapangasawa mo, anak. Hindi ko kailangan ng mayaman o ano paman. Kasi kung may malasakit sa'yo at mahal ka, madali na lamang yung ibang kailangan niyo sa buhay. Pwede niyo nang pagtulungan yon. Napangiti si Vanessa. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako pipili ng alam kong makakasama po sa akin. Umaasa si Richard na makakahanap si Vanessa ng lalaking sasalamin sa pagmamahal at pagalang na lagi niyang ibinibigay sa kanyang anak. Kapag nasaktan si Vanessa, parang nasaktan na rin siya. Kaya mapapanatag siya kung mapunta sa tamang lalaki ang kanyang nag-iisang dalaga. Kinuha ni Vanessa ang cellphone nito. Sige po papa, magsiset po ako ng date. Papapuntahin ko po siya rito sa bahay para makilala ninyo. Tumango naman siya. Ano bang pangalan ng manliligaw mo? Sumagot naman agad si Vanessa. Dexter po. At ang pangalan yon, magiging malaking bahagi pala ng buhay nilang mag-ama. Nang ipakilala ni Vanessa si Dexter sa kanya, alam niyang may balak na ang kanyang anak na sagutin ng binata. Ngiti at mga compliment pa lang ng dalaga, alam niya na agad. Papa! Panimula ni Vanessa. Gusto ko pong makilala niyo po si Dexter. Inabot ni Dexter ang kamay sa kanya. Mr. Abad, ikinagagala ko pong makilala kayo sa wakas. Mahigpit niyang kinamayan si Dexter. Huwag mo na akong tawaging Mr. Abad. Tito Richard na lang. Masaya rin ako makilala ka. Maupo na kayo pareho. Nang maupo si Dexter sa upuan sa tapat ni Richard, pumuwesto si Vanessa sa tabi nito. Tumaas ang mga kilay niya. Mukhang hindi na talaga kailangang magligaw ng dalawa. Alam niyang may pagtingin din ang kanyang anak. Nagsimula na si Richard. Medyo marami na akong narinig tungkol sa iyo, Dexter. Sinabi na sa akin ni Vanessa ang background mo. Mayaman ang pamilya mo. Bahagyang lumawak ang ngiti ni Dexter. Opo tito, may negosyo po kaming pinasa na sa iba't ibang henerasyon at kolektor din po kami ng mga historical things. Parang libangan na lang po ng mga ninuno namin hanggang namana na rin po namin. Tumango si Richard at medyo humanga. Paano yon? Kung hindi mo alam, hindi kami kasing yaman katulad mo. Maayos ang buhay namin dahil masipag kaming pareho ng anak ko. Wala bang magiging problema sa pamilya mo to? Baka matatapobre ang mga yon. Napatingin naman agad sa kanya si Vanessa. Papa naman, hindi naman po ganun ang pamilya nila. Marahang tumango si Dexter. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po sila nangingialam sa mga pinili naming mapapangasawa. As long as hindi magpapabaya sa trabaho. Isa pa po, kung makialam sila, mas pipiliin ko po si Vanessa. Nakagawa na naman po ako ng sarili kong pangalan. Kaya kung itatakwil ako, asahan niyo pong hindi po kami maghihirap ni Vanessa. Seryosong tumango si Richard. Mabuti naman kung ganun. Ayokong makikita ang anak kong magkakaproblema sa pamilya mo. Ayos lang sa akin ang hindi mayaman, basta mahalin siya at pakitunguhan ng maayos at may respeto. Close kami ng anak ko. Ako lang ang nagpalaki dyan kaya iniingatan ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makitang maging masaya si Vanessa. Kumislap ang mga mata ni Dexter habang sinusulyapan si Vanessa. Pambihira po ang ganda ni Vanessa. Matalino at sobrang ganda. Sisiguraduhin kong iingatan ko po siya. Lahat po nang meron sa kanya, sisiguraduhin ko pong maiingatan. Maganda nga ang kanyang anak. Nagmana ito kay Dolores. Pero ngayong nakikita niyang may isang lalaking humahanga sa kanyang anak, sobrang nakakapanibago para sa kanya. Muling nagpatuloy si Richard. Si Vanessa ay palaging mahilig sa kanyang pagpipinta. Mahilig ka rin ba sa arts? Masiglang tumango si Dexter. Talaga pong gusto ko po lahat ng gawa niya. Katunayan, karamihan sa kanyang painting, ako na po ang bumili. Parang ako palagi ang kinukuha ng mga gawa niya. Halos mapuno na po ang kondo ko ng mga painting niya. Nakita niyang namula ang kanyang anak. Nakatingin naman si Dexter kay Vanessa na parang nahuhumaling. Malinaw na kay Richard na hinahangaan ni Dexter hindi lamang ang pisikal na kagandahan ng kanyang anak, kundi pati na rin ang mga kakayahan nito. Bahagya siyang napanatag. Marahan siyang tumango. Malaki ang ibig sabihin sa akin na pinapahalagahan mo ang mga talento at personalidad ng anak ko. Natutuwa akong nakilala kita.
Mas mapapanatag akong nasa mabuting kamay si Vanessa. Tumayo si Dexter sabay abot ng kamay. Salamat po, Tito Richard. Salamat po sa tiwala sa akin. At hindi nga nagtagal, naging magkasintahan ang dalawa at nagpakasal na. Wala pang isang taon ang relasyon pero napagdesisyon na ng mag-isang dibdib ng dalawa. Hinayaan na lamang ni Richard dahil may tiwala naman siya sa kanyang anak at nakikita niya rin naman na masaya si Vanessa. Pero isang araw, hindi niya alam kung bakit parang sa isang iglap, nagbago ang kanyang anak. Hello, Papa. Napatawag po kayo. Tanong sa kanya nito. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Anong napatawag? Wala ka bang naaalala ngayon, anak? Birthday ko. Sorry po. Happy birthday po. Sabi pa ni Vanessa. Halos pilit na pasiglahin pang tono. Bahagyang nagtampo si Richard. Sige, ayos lang. Sana kayo ni Dexter. Makapunta ngayon sa bahay. Magluluto ako. Gusto kong kasama kayo ng mag-celebrate. Ang tagal na rin simula nang huli kayong bumisita dito sa akin. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya. May pakiramdam siyang tatanggi ang kanyang anak. Naninikip na agad ang kanyang dibdib. Papa, sorry po. Marami po kaming trabaho na nakatambak. Hindi po kami makakapunta. Marahang sabi ni Vanessa. Nawala ang ngiti ni Richard. Napalitan ang pagsimangot ng pag-aalala. Trabaho? Masyado kang abala, anak. Ganyan ba talaga kabigat ang mga trabaho ninyo? Baka may maitutulong ako. Anak, baka naman nakakalimutan nyo ng magpahinga. Huminga ng malalim si Vanessa. Hectic time lang po talaga ngayon. Marami pa pong kailangan gawin. Babawi na lang po ako sa inyo. Sorry po talaga. Pero nagtataka siya sa boses ng kanyang anak na parang pagod. Mukhang marami ka pang iniisip. Okay ka lang ba, anak? Oo naman po. Sagot nito sa kanya. Sumikip ang dibdib ni Richard sa labis na pag-aalala. Masyadong pilit ang boses ni Vanessa, masyadong kontrolado. Parang may tinatago ang kanyang anak at nag-aalala siya rito. Vanessa, kung may problema ka, alam mong pwede kang magsabi sa akin. Sabi niya pa rito. Rinig na rinig ang buntong hininga nito. Wala po, ayos lang po talaga ako. Hindi mapalagay si Richard. Ayaw niya ng pakiramdam na parang malayo sa kanya ang kanyang anak. Kahit sabihin itong walang problema, nag-aalala pa rin siya. Umupo si Richard sa sofa. Vanessa, hindi mo kailangang maging mag-isa kapag may problema ka. Papa mo ko. Palagi ako nandito para sa'yo. Mahalaga para sa akin na maging bahagi ng buhay mo. Kahit tagapakinig mo lang ako. At talagang gusto kong makita kayong dalawa. Kapag hindi na kayo busy, bumisita kayo sa akin. Miss na kita, anak. May mahinang kaluskos at naisip ni Richard si Vanessa na tumatango. Sige po, Papa. Sige, anak, mag-iingat ka. Malumanay na sabi niya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Kahit na hindi tayo magkasama ngayon, iniisip kita at ang kapakanan mo palagi. Salamat po. Napabuntong hininga si Richard. Happy birthday na lang talaga sa akin. Pero ang alam kong okay ka, ang pinakamagandang regalo na mahihiling ko. Yun lang, anak. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Richard ang cellphone. Nawawala ang pananabik niya sa kanyang kaarawan, pero hindi iyon ang bumabagabag sa kanya. Alam niyang matanda na si Vanessa, pero kilala niya ang kanyang anak. Alam niya kung kailan ito may problema, at hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang problema nito. At sa mga lumipas na araw, hindi na nga siya mapakali. Napagdesisyon na niyang bumiyahe na para puntahan si Vanessa. Hindi na sumasagot ang kanyang anak sa tawag, maging si Dexter, hindi niya na rin makausap ng maayos. Pinindot niyang doorbell, maya-maya pinagbuksan naman siya ng isang katulong, para pangang nagulat ito nang makita siya. Magandang hapon po, Sir Richard. Sabi nito sa kanya at pinapasok siya kaagad. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nandito ako para bisitahin si Vanessa. Ilang araw na akong hindi nakakakontak sa kanya. Nasaan ba siya? Sobrang busy ba ng anak ko at kahit pagsagot sa tawag ko, hindi niya magawa? Ano bang trabaho ang pinapagawa ni Dexter kay Vanessa para mawala ng oras sa ibang bagay? Hindi niya na talaga mapigilang mainis. Nandun siya para kumprontahin ang asawa nito. Pakiramdam ni Richard, masyadong pinapagod ni Dexter ang kanyang anak kaya halos mawala na ng oras sa maraming bagay. Eh, hindi niyo pa po ba alam, Sir Richard? Nag-aalalang tanong ng kasambahay. Natigilan siya sa kanyang paglalakad.
Anong ibig mong sabihin? Mukhang problemado ito. Naglayas po si Ma'am Vanessa. Hindi po siya mahanap at hindi alam kung saan nagpunta. Tatlong araw na po siyang nawawala. Bumilis ang tibok ng puso ni Richard. Nawawala? Anong ibig mong sabihin nawawala? Bakit siya alis dito? Nandito ang asawa niya. Ito ang bahay niya. Nasaan si Dexter? Gusto ko siyang makausap. Kaya pala hindi niya makontak ang kanyang anak. Naglayas ito pero nag-aalala siya. Wala siyang ibang alam na pwedeng puntahan nito. Kung maglalayas man si Vanessa sa asawa nito, inaasahan niyang sa kanya ito pupunta. Umakyat agad ang kasambahay. Walang pakialam si Richard kahit pamamahay pa yun ni Dexter. Kailangan niyang makita ang anak niya. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ito nakikita. Maya-maya ay bumaba na rin si Dexter. Dexter! Malakas ang boses ni Richard. Nasaan si Vanessa? Sinabi ng kasambahay mo na tatlong araw na siyang nawawala. Bakit hindi ako na-inform tungkol dito? Seryoso lang ang mukha nito. Papa, pasensya na po. Nabisi lang sa paghahanap sa asawa ko. Umalis po si Vanessa ng bahay at hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Gumuguhit ang galit sa boses ni Richard. Umalis? Ano pinagsasasabi mo? Paano hindi mo alam kung nasaan ang asawa mo? Nag-away ba kayo bago mangyari ang pag-alis ng anak ko? Hindi basta-basta aalis si Vanessa nang hindi sinasabi kahit kanino. Lalo na sa akin. Lahat ng problema niya sa akin niya sinasabi. Nag-iwan ba siya ng note? Sinabi niya ba kung saan siya pupunta? Nag-alinlangan si Dexter, saka umiling. Walang note. Hindi ko po alam na umalis siya. Iniisip ko pong may ibang lalaki si Vanessa, Papa. Ano? Hindi niya makapaniwalang tanong. Kilala ni Richard ang kanyang anak. Hindi si Vanessa ang klase ng babaeng manloloko. Pinalaki niya ng maayos at may dangal ang dalaga. Kaya imposibleng dumayas ito at sumama sa ibang lalaki. Namula ang mukha ni Richard sa galit. Hindi ako naniniwala. Hindi ganyang klase ng babae ang anak ko. At hinahayaan mo lang na tatlong araw na nawawala siya at hindi mo man lang sinasabi sa akin? Tatay ako ni Vanessa. Hindi mo naisip na ipaalam sa akin? Tumayo si Dexter. Sinusubukang panatilihin na kalmado ang boses. Papa, naiintindihan ko po ang frustration mo. Humihingi na po ako ng tawad. Hindi ko akalain na magiging ganito. Naaabot sa puntong aalis sa poder ko si Vanessa. Huwag po kayong mag-alala. Pinapahanap ko na po siya sa mga tauhan ko. Sinisigurado ko sa inyo, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Mababalik ko po ang asawa ko. May kabit man o wala, tatanggapin ko pa rin po siya. Naninikip ang kanyang dibdib. Parang ang hirap paniwala ang magkakaroon ng kabit ang kanyang anak. Hindi ganong klase ng babae si Vanessa. Gayunpaman, wala siyang mahanap na ibang paliwanag sa bigla ang pagkawala nito. Papaano nga kung sumama ito sa ibang lalaki? Papaano kung hindi pa niya talaga kilala ang kanyang anak? Paano kung nahihiya ito sa ginawa at hindi na lamang siya hinarap? Subalit kahit anong mangyari, kahit maraming pagkakamali ang kanyang anak, si Vanessa pa rin ang kanyang aalalahanin. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ito. Bahagyang nawala ang galit ni Richard. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ginulo niya ang kanyang buhok habang kausap ang kaibigan na si Mike. Hindi lang mawawala ng basta si Vanessa. Ako ang nagpalaki sa anak ko, Mike. Kaya alam kong takbo ng utak niya. Parang may mali pero hindi ko malaman kung ano. Iba talaga ang kutob ko. Tinapik ni Mike ang kanyang balikat. Mahanap din ang anak mo ng asawa niya. Pero kung ayaw talaga magpahanap ni Vanessa, asahan ninyong mas mahihirapan kayo. Nakipag-ugnayan na naman kayo sa pulisya at aktibong hinahanap siya ngayon. Maraming koneksyon ang asawa ni Vanessa. Napailing si Richard. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang pati ako? Kailangang pagtaguan ng anak ko. Kahit anong pagkakamali niya, tatanggapin ko. Huwag lang siyang magtago katulad nito. Kung totoo nga na may kabit siya at nilayasan niyang asawa niya, bakit siya matatakot na lumapit sa akin? Masisermonan ko siya pero sa bandang huli, siya pa rin naman ang kakampihan ko. Huminga ng malalim si Richard, sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Takot siya at hindi mapakali sa kalagayan ng anak. Kailangan niyang mahanap si Vanessa sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng umasa lang siya sa magagawa ni Dexter. Kailangang may gawin din siya. Nag-post siya ng picture ng anak niya sa internet. Pero kahit isa, walang makapagturo kung nasaan si Vanessa. Maging paghahanap ni Dexter, wala ring lead. At makalipas ang 8 buwan, hindi pa rin nila ito nahahanap.
pero hindi siya susuko. Hindi niya susukuan ang kanyang anak. Nakita mo bang babaeng to, miss? Tanong niya sa mga dumadaan habang hawak ang litrato ni Vanessa. 8 buwan na siyang nawawala. Parang awa niyo na kung may alam ka at kung nakita niyo siya, ipaalam niyo sa akin. Dito niyo ako makokontak. Karamihan sa mga tao ay umiiling pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ang paghahanap ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Iningatan at minahal niya si Vanessa kaya hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Sa kabila ng pagod na nakaukit sa kanyang mukha, nagpatuloy si Richard. Kailangan niya lang umasa na magpapakita ulit ang kanyang anak. Baka hindi na ito makatiis at muling magpakita sa kanya. Kahit sa kanya na lamang ito magpakita, mapanatag lang siyang nasa maayos itong kalagayan. Vanessa, nasaan ka ba? Namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya sa kalye, bumigat ang kanyang mga hakbang. Huminto siya sa bangketa at sumandal sa poste. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Maya-maya ay bumagsak na siya. Ayos ka lang po ba? Isang boses ang kanyang narinig. Pakiramdam niya na nanaginip lang siya. Parang narinig niya ang boses ng kanyang anak. Tumingala si Richard pero nang makitang mukha nito, nabigo ang kanyang puso. Kaya niyo po bang tumayo? Tanong ng dalaga sa kanya. Ayos lang ako. Sabi ni Richard, sinusubukang maging maayos. Medyo pagod lang. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng babae. Ilang oras ka na po bang naglalakad? Mainit po, hindi na po dapat kayo nagbibilad sa araw. Alam ko pong pagod na po kayo, halina po kayo. Sumakay na po kayo sa sasakyan ko. Ihahatid ko na po kayo. Gustong magprotesta ni Richard, ngunit pagod na siyang makipagtalo. Marahang hinawakan ng dalaga ang braso niya. Iginiya siya nito sa loob ng sasakyan. Nang makarating sila sa kanyang bahay, pinapasok ito ni Richard. Salamat sa paghatid sa akin, iha. Gusto kong ipaghanda ka ng makakain bilang tanda ng pasasalamat ko. Tumango ang dalaga at tipid ng umiti. Napakabait mo po. Gusto ko po yun. Salamat po. Pinagluto niya ito ng tinola. Habang nagluluto, nalungkot na naman ang kanyang puso. Naaalala niya na naman si Vanessa. Maya-maya'y natapos na rin naman siya. Hinain niya sa dalaga ang pagkain. Tinikman nito ang kanyang luto at nagulat siya nang makita itong umiiyak. Ayos ka lang ba? Marahang tanong niya rito. Tumingala ang dalaga. Puno ng magkahalong lungkot at pangungulila ang mga mata nito. Sorry po, masarap po ang luto ninyo. Naalala ko lang po ang papa ko. Palagi niya rin po kasi akong pinagluluto noon. Naninikip ang dibdib ni Richard. Sige lang, kumain ka lang. Alam mo, paborito yan ng anak ko. Palagi kong pinagluluto ang anak ko ng tinola. Kapag sa umaga naman, hindi kompleto ang araw nun kapag walang tinapay na may margarine. Kaya kapag bumalik na si Vanessa, araw-araw ko siyang ipagluluto. Tumango ang dalaga. Pinunasan ang mga luha. Salamat po. Salamat po sa tinola. Nagustuhan ko po. Sobra. Na maalam na rin naman ang dalaga ni hindi niya lang natanong ang pangalan nito. Gayunpaman, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Hindi niya alam kung bakit pamilyar ito sa kanya. Para bang ang tagal niya nang kilala ang dalagang tumulong sa kanya kanina. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy pa rin si Richard sa paghahanap. Pero isang beses, may kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Pero nang malaman niyang kaibigan ni Vanessa, agad niya itong pinatuloy. Alam mo kung nasaan ang anak ko? Puno ng pag-asang tanong niya rito. Tumango si Rabia, ang kaibigan ni Vanessa. Opo, pero hindi po muna siya magpapakita sa ngayon para na rin sa kaligtasan niya. Kumunot ang noon ni Richard. Anong ibig mong sabihin? Magiging ligtas siya sa akin. Ako ang ama niya. Kung nag-aalala siyang magagalit si Dexter, kaya ko siyang ipagtanggol. Bakit kailangang hindi niya magpakita? Dahil pinababantayan po kayo ni Dexter. Alam niyang hindi po kayo matitiis ni Vanessa na puntahan. Sabi pa ni Rabia. Mas lalo siyang naguluhan. Kung ganon, ayaw talaga nitong magpahanap kay Dexter. Pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit kailangan itong magtago sa kanya. Kung ganon, talagang sumama sa ibang lalaki ang anak ko? Nabibigong tanong ni Richard. Umiling si Rabia. Hindi po. Wala pong ibang lalaki si Vanessa. Ako po ang tumulong sa kanya para makatakas at makapagtago. Minamaltrato po ni Dexter ang anak niyo, Tito Richard. Para siyang binuhusan ng tubig.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Parang ang hirap paniwalaan. Pero nang may ipakitang video si Rabia, parang gumuho ang mundo niya. Kitang-kita niyang ginagawang pangmamaltrato ni Dexter sa kanyang anak. Parang gusto niya na agad gumawa ng paraan para mawala sa mundo ang asawa nito. Sobrang sakit makita ang anak na itinuring niyang prinsesa, ginawang parang hayop ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking yun! Ang walang hiya niya! Magbabayad siya! Umiiyak at galit na galit niyang bulalas. Napapikit si Rabia at pinigilan siya. Please, huminahon po muna kayo. Makakamit po natin ng hustisya. Kumikilos na po kami ni Vanessa. Sinabi lang po namin sa inyo para maging maingat po kayo na huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi sa inyo ni Dexter. Nilalason niya lang po ang utak ninyo. Isa pa, huwag niyo pong sugurin si Dexter. Baka mapahamak lang po kayo. Maraming connection ng lalaking yun at yun po muna ang sinisira naming dalawa ni Vanessa. Para kapag lalaban na po tayo, mas matatalo po siya. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa labis na pag-iyak. Parang dinudurog ang kanyang puso. Gustong gusto niya nang makita si Vanessa at mahigpit itong yakapin. Hinawakan ni Rabia ang kanyang mga balikat. Kaya pilitin niyo pong kumalma. Yun din po ang kinakatakot ni Vanessa, kaya ayaw niya pong magpakita sa inyo. Alam niyang madadamay po kayo. Ako na po ang nakikiusap. Manatili na lang po kayo rito dahil nag-aalala po si Vanessa sa inyo. Baka makasira sa mga plano po namin. Huwag po kayong mag-alala. Nagpalagay na po ako ng mga magbabantay din sa inyo. Kapag bigla po kayong nawala rin, makakatunog po si Dexter. Kaya pababantayan na lang po namin kayo. At huwag na po kayong lumabas. Huwag niyo na pong hanapin si Vanessa dahil sinisigurado ko po sa inyo. Ligtas ang anak ninyo. Pakiramdam niya, sobrang laki ng kanyang pagkukulang. Hindi niya man lang naprotektahan si Vanessa. Hindi man lang siya nakahalata na si Dexter talaga ang problema sa lahat ng nangyayari. Kaya kahit sobrang nag-aalala, nagtiwala pa rin siya sa plano ni Vanessa. Naghintay siya kahit kating-kati na siyang puntahan si Dexter. At dumating ang isang araw, nabalitaan niyang kinuha ng mga pulis si Dexter. Hindi pa tapos at alam niyang lalaban pang lalaki. Pero hindi rin siya susuko. Kung hindi umayon ang batas, sa kanyang kamay niya ilalagay ang batas. Wala siyang pakialam kahit maging masamang tao pa siya. Mapagbayaran lang nito ang ginawa kay Vanessa. Pumasok si Richard sa bilangguan. Lumapit siya sa lamesa kung nasaan si Dexter. Sobrang kasiyahan para sa kanyang nakitang nasa bilangguan ang kanyang manugang. Tumingala si Dexter. Ang mukha nito ay may pagmamataas pa rin. Mas lalo lamang kumulo ang kanyang dugo. Ang dating maayos na itsura nito ay magulo na ngayon. Sarap mong tingnan dyan. Walang hiya ka. Mariin niyang sabi. Nang iinis na tumawa si Dexter. Wala akong ginawang masama, Papa. Sinabi ko sa lahat na wala akong kasalanan. Ang lahat ng to ay isang hindi pagkakaunawaan. Gawa-gawa lang ang ebidensya, Papa. Dinuro niya ito. Huwag mo akong matawag-tawag na, Papa. Walang hiya ka. Nakita ko lahat ng pagmamaltrato mo sa anak ko. Naningkit ang mga mata ni Dexter. Lahat ng tao nagkakamali. Hindi lang ako binigyan ng chance ni Vanessa. Mahal ko naman siya eh. Kaso masyadong pasaway. Hindi sumusunod sa mga gusto ko ang anak mo. Hinampas ni Richard ng kanyang palad ang mesa. Pagkakataon? Sa tingin mo bibigyan ka ng pagkakataon ng anak ko pagkatapos ng ginawa mo? Alam ko na lahat kaya hindi mo na ako mauuto sa mga kasinungalingan mo. Nakita ko ang video at pictures ng anak ko sa kaawa-awang sitwasyon. Wala kang awa. Demonyo ka, Dexter. Nabaling mo ang tadyang. Halos hindi na makilala ang mukha. At natroma siya. Kaya pala tumakas at nagtago ang anak ko. Dahil yun sa'yo. Pero nanatili pa rin mapagmataas si Dexter. Eh, yan ang pananaw mo. Para sa akin, karapatan ko yun dahil asawa ko siya. Maling akusasyon ang ginagawa niyo sa akin. Mas lalong umakyat ang galit ni Richard. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Maling akusasyon? Naririnig mo ba ang sarili mo? Nananatili ang katapangan ni Dexter. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko ginawa. Naputol ang pasensya ni Richard. Sa isang mabilis na galaw, tumama ang kanyang kamao sa mukha ni Dexter. Nakakasuka lahat ng tunog na gawin nito para kay Richard. Natumba si Dexter pero pinatikim niya pa ng isa. Kung hindi lang sila pinigilan ng officer,
Baka hindi tinigilan ni Richard ang lalaki. Sobrang nanginginig siya sa galit. Pakiramdam niya, kulang pa ang maging bilanggo ito para maipaghiganti niya ang kanyang anak. Sinipa niya pa ito. Yang kayabangan at kasamaan mo, putol yan sa akin. Iningatan at pinoprotektahan ko si Vanessa sa mahabang panahon, tapos ganun lang ang gagawin mo? Hindi lang hustisyang hinahanap ko. Gusto kong magdusa ka. Hindi mo alam kung paano magalit ang isang ama. Mas lalong lumapit si Richard. May kahahantungan ang kasamaan mo. Hindi kami titigil hanggat hindi mo napagbabayaran ang ginawa mo sa anak ko. Sisiguraduhin kung wala kang takas dito. Malalaman ng mga tao kung anong klase kang lalaki at kung gaano ka kasamang asawa. Nang tumalikod na si Richard para umalis, alam niyang panghahawakan niya ang kanyang sinabi. Gagawin niya ang lahat para kay Vanessa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa kaniyang anak. Pagka-uwi ni Richard, para siyang naubusan ng lakas, pero parang nabuhay siya muli kung sino ang nadatna niya sa kanyang bahay. Nandun si Rabia, ang kaibigan ng kanyang anak. Subalit, ang kanyang ipinagtataka, kasama nito ang isang babaeng tumulong sa kanya nung naghahanap siya kay Vanessa. Magkakilala kayo? Tanong ni Richard kay Rabia. Humarap siyang muli sa kaibigan ng kanyang anak. Nasa bilangguan na si Dexter. Alam kong malakas ang laban natin dahil maraming ebidensya. Kung ganun, nasan ang anak ko? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakita? Bigla namang tumingin si Rabia sa dalagang tumulong sa kanya dati. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang umiiyak na naman ito. Para bang hirap na hirap ito sa pinagdadaanan. Papa! Hagulgol ng dalaga sa kanya. Napasinghap si Richard nang yakapin siya nito. Teka, bakit mo ako tinawag na papa? Mas lalo naman itong napahagulgol. Sorry po, pinag-alala ko po kayo. Ako po ito, si Vanessa. Ako po ang anak ninyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kaya pala kaboses ito ni Vanessa. Nasa harap niya na pala ang kanyang anak. Anong nangyari sa'yo? Bakit iba ng mukha mo, anak? Naluluhang tanong ni Richard. Umalis muna si Rabia para mabigyan sila ng oras. Tinitigan niya ang kanyang anak. Hindi pa rin siya makapaniwalang iba na ang mukha nito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong baguhin ang sarili para magtago. Bakit? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo? Hindi ko alam kung saan kita hahanapin, anak. Sinabi ni Dexter na naglayas ka at sumama sa kabit mo. Pero ang hirap maniwala, Vanessa. Anak kita at alam kong hindi kita pinalaki na ganun. Pinunasan niya ang tumulong luha sa pisngi ni Vanessa. Umiling naman ito. Nagparetoke po ako at ginusto ko pong baguhin ang mukha ko dahil kapag tinitingnan ko po ang sarili ko, si Dexter lang pong naaalala ko. Ang pangmamaltrato niya po sa akin ang mga lumilitaw na imahe sa utak ko. Parang araw-araw kong bangungot sa akin ang lahat. Hindi ko po magawang magsumbong sa inyo dahil tinatakot niya po ako. Ayoko pong mapahamak kayo ng dahil sa akin. Tiningnan ni Richard ang kanyang anak. Kung mayroon mang hindi nagbago kay Vanessa, iyon ay ang mga mata nito. Ang katangi-ang tanging naman na lamang sa kanya ng kanyang anak na babae. Nalulungkot siya na wala na ang dating mukha ng kanyang anak. Pero kung magdadala lamang iyon ng trauma kay Vanessa, tatanggapin niya basta ang mahalaga ay ligtas ito. Ang tingin po sa akin ni Dexter parang bagay na pag-aari niya. Sobrang higpit niya po sa akin. Hindi niya nga po ako pinapalabas. Kapag mas nagmamatigas po ako, mas lalo niya po akong pagbubuhatan ng kamay. Hindi rin po alam ng mga kasambahay dahil hindi po ako pinapalabas ng kwarto ni Dexter kapag marami po akong mga pasa sa katawan. Sobrang gusto-gusto niya po ang mukha ko, Papa. Sobrang nahuhumaling po siya sa akin. Kaya nang makatakas po ako, pinilit ko pong baguhin ang sarili ko kasi pakiramdam ko po, hindi ko na po pag-aari ang katawan ko. Mahabang paliwanag ni Vanessa, kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. Muli niya itong niyakap. Naintindihan ko, anak, kung saan mas gagaan ang kalooban mo. Mas maghihilom ka sa nakaraan mo, susuportahan lang kita. Basta huwag ka na lang ulit mawawala ng ganun. Mababaliw na talaga ako, anak. Sobra mo akong pinag-alala. Umiyak na naman si Vanessa. Sorry po talaga, hindi ko na po ulit gagawin yon.
Bubuuin ko na po ulit ang aking sarili. Pangako ko po sa inyo, magsisimula po ako ulit. Pipilitin ko pong bumangon para sa akin at para sa inyo, Papa. Kontento na siya roon. Ang mahalaga, muli niyang makasama ang kanyang anak. Aalalayan niya si Vanessa hanggang huling hininga. Hinding-hindi siya mapapagod maging magulang para dito. Umusad ang kaso at dahil na rin sa tibay ng mga ebidensya, tuluyan nang nahatulan si Dexter. Sa wakas, malaya na rin ang kanyang anak. Hindi na nito muling mararanasan ang mga masasamang alaalang ibinigay ng asawa nito. Nang muli niyang makasama si Vanessa, pakiramdam niya bumalik sa pagka-baby ang kanyang anak. Parang tinuturuan niya itong muli sa maraming bagay. Kitang-kita niya ang takot na daladala nito. Kaya minsan, palihim na lamang siyang umiiyak. Pero hindi siya sumuko at malakas din si Vanessa. Pinilit nitong maging maayos muli. Pinapakita ni Richard na malakas siya para lumaban pa rin ang kanyang anak sa buhay. Unti-unti, muling nakabangon si Vanessa. Pumasok itong muli sa trabaho at bumalik sa pagpipinta. May mga nanliligaw na rin dito pero naiintindihan niya kung nag-iingat palagi ang kanyang anak. Subalit hangad ni Richard na muling buksan ni Vanessa ang puso nito para sa iba. At sa pagkakataong yon, makahanap talaga ang kanyang anak ng tama at mas mabuting lalaki. Habang pinagmamasdan niya si Vanessa, alam niyang kailanman ay hindi matatapos ang pagiging magulang niya para dito. Palagi niyang hahawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi siya bibitaw kahit kaya na nito ang sarili. Gusto niyang siya pa rin ang maging takbuhan ni Vanessa. At kapag kumawalang muli, mas malakas na ito para makapagpatuloy muli sa buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, ang pagiging magulang ay tungkulin na hindi natatapos. Nagbabago, ngunit hindi napuputol at panghabang buhay na pangako. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.